Kita bibigyan. Para kasing para kinukonsente lang kita. Bakit kita bibigyan ng piyesa? Hindi ka naman nag-grow. Kausapin na lang kita, motivate na lang kita. Tama pa. Alam ko mag-grow ka. Kaya pala may pinagbibigyan ako. Hindi ako masaya. Dapat masaya ako na binigyan kita. Bakit ganun yung pakiramdam ko? Nanihinayang ako. Dapat pag binigyan kita, masaya ako, masaya ka. Pero bakit kung binigay ko sa'yo, hindi ako masaya? Pero pag binigay ko sa'yo yung knowledge ko, yung tulong ko sa'yo, masaya ako. Diba? Yun dapat. Ganun. Tama. Kasi yung isang supplier ko nag-post siya. Required ba sa Pilipinas na manghingi ng sponsorship? Doon ako napaisip. Kaya sabi ko, bakit pala may gano'n? Tapos, ang ipapasok ko pala sa'yo, ang challenge sa akin as a shop owner, sa akin ha, since napapanood na nila to eh, ang challenge sa akin, yung kahit hindi na ako magbigay sa mga magbulag sa akin, malaking challenge yun. Tama yun. Kaya nga, mas gusto ko yun ha. Bakit? Magbablog ba ako sa shop? Kasi bilang vlogger, pupunta ako sa shop na yun. Kasi ang isip talaga ng vlogger, pag nag-vlog ako sa shop na yun, bibigyan ako. May kapalit. May kapalit, totoo. Material. Tama. Pero, ang challenge na sinasabi mo yun is maganda yan. Pumunta ako ng shop namin, mag-vlog ka, pero wag mong asahan na mabibigyan kita ng material. Bakit? Anong kong sagot eh? Tulad mo sir, ang kapalit nito yung knowledge. Tama. Hindi lahat ng shop owner ganito nakakapag-advise sa mga small time vlogger. So sa akin, sabi ko, pag vlog kayo dito, hindi na ako magbibigay. Ang kapalit na lang natuturuan kita kung paano mo, imomotivate kita na gawin mo yung bagay na gagawin mo. Tama. Yun na yung kapalit eh. Hindi lahat ng tao magsasabi sa'yo na gawin mo yung bagay mo, ipupurso ka, ipupush ka. Pero yung, para maibalik mo lang sa akin na tinulungan kitang buhayin ka, mamotivate ka, yun na yung balik eh. Tama yun. Pakikisama pa rin. Kasi ito material, mawawala na to eh. Oo, material. Pero yung knowledge na binigay mo sa akin, tulad yung sinabi nga natin sa kanya, nadyadyan na yan eh. Habang nagbablog ka, habang nadyadyan yung passion mo, may isip mo lagi, yun pala yung sinabi sa akin, yung secret siya. Na ito pala yung dapat gawin. Kaya mali yung ibang mga small shop na nagbibigay ng something. May gumaya sa akin eh. Nagbibigay. Kasi ako ginaya ko lang yung kay Sir Juan. But yet nakita ko may discrepancy, may problema. Kaya parang gusto ko siyang baguhin. Magbibigay ako pag kailangan. Pero pag hindi mo kailangan at advice ko lang ang gusto mo, vlog mo ako, ex-deal tayo. Bigyan kita ng knowledge, effort mo, kasi makikinig ka lang naman eh. Tapos effort mo is vlog mo lang kami, features mo lang kami. Ex-deal. Tama yun, sir. Alam niyo ba, meron isang beses, may nangyari sa akin, sa isang shop, sabi niya sa akin, parang kilala kita, sabi ko, opo, vlogger po ako. Pag ba nagbablog kayo, pabayaran ba namin? Magbabayad ba ako sa inyo? Tinanong niya sa inyo mismo. Sabi niya, pag binalag mo yung shop ko, magbabayad ba ako sa inyo? Sabi niya. Sabi ko, ma'am, ako po hindi po ganun. Sabi ko ganun sa kanya. Kasi po, ako, win-win tayo dito. Win-win na sinabi ko sa kanya. Oo, tama. Kasi, nag-vlog ako sa inyo. Sa vlog ko sa iyo, nagkaroon ako ng content. At least doon, panalo na ako. Ngayon, paano ka mananalo sa akin? Sabi ko sa kanya, ma'am, paano ka mananalo sa akin? Kasi, hanggat nanonood yung video ko sa YouTube, hanggat saka sa page, mapapanood yung ano mo, yung store mo, yung shop mo. Sabi niya, ano nga. Napaisip niya siya. Kasi sabi niya, akala ko kasi, lahat ng vlogger, magpapabaka. Maling imahe, no? Yun ang nasa isip niya. Yun ang thinking niya eh. Kasi akala yun yung nakita niya. Oo. Yun yung narinig niya. Kaya yun yung pinaniniwala niya. Buti na lang. Nakausap ko din at nasabi ko sa kanya, ma'am, hindi po ganun. Dapat hindi ganun na pupunta ako sa inyo para bayaran mo. Panalo na ako eh. Napag-content na ako sa inyo, di ba? Yun na yun eh. Edi parang lamang ka pa na panalo pa ako, di ba? Binayaran mo pa ako. Okay. Saba, binayaran mo na ako, may content pa ako. Di ba, doble kita ko dun. Doon mo siya malalaman eh, pag binlad mo siya, pag may bayad sa kawalang bayad. Yung may bayad, mapagkikita mo yung views, maliit. Tama. Pero pag may walang bayad, makikita mo yung views, malaki, buhay. Kasi bakit? Ginawa ko to as a preview, hindi lang basta ginawa ko to dahil para lang kumita. Kasi tinitingnan ko rin yung sa akin eh.
sabi ko, bakit ganito? Bakit yung videos ko ganito, ganyan, ganyan? Sabi ko, yung isa, nilagay ko lang yung pangalan ng vlogger, ang laki ng views, pero hindi ako to. Sabi ko, kaya yun pala, may kakibat yung paggagawa natin, may positive side yung pagiging patas natin o pagiging pakumbaba. Yun, pakumbaba natin na, oh, win-win po tayo. Yung pinakamaganda tayo, yung pinakamaganda. Kaya ako hanggat maaari sa mga vloggers, sa pinakaibigan ko eh. Oh, alam nyo ba, sabi ko, nagkukwento nga kami ni Andy. Sabi ko, Bin, alam mo ba kung malapit lang si Prince Jack? Lagi akong tatambay, Bin. Kasi, maraming content, sabi ko. Napakadami ng content. Sa content pa lang, panalo na ako. Diba? Mag-review lang ako nito, okay na. Yung mga bagong dating na parts, okay na sa akin. Sabi ko, panalo na ako dun eh. Diba? Basta kung malapit lang, sabi nga, oo nga, ako din sana. Kung malapit lang din, malayo nga din daw sa akin. Kasi sabi ko, iba yung nakikita ko sa inyo sa nakikita ko dun sa iba. May nakita ako sa inyo na hindi naman ko makaharap kita, di ba? Sinasabihin ko yung gano'n. Inilalapit mo yung shop sa mga ibang tao. Yun ang nakita ko eh. Hindi nakita ko na tama ka. Paano mo nailapit yung shop dun sa mga tao? Pumunta ka ng Bulacan, pumunta ka ng Batangas. Soon! Sasakopin mo na yung buong Pilipinas eh. Na, bakit mo ilalapit yung tao? Hindi yung, bakit hindi mo inisip na kayo lumapit sa akin? Di ba? Ang inisip mo, ako pupunta sa inyo. Ako ilalapit ko sa inyo. Yung puso ko, dadalhin ko sa inyo. Yung idea ko, ilalagay ko. Pero, kailangan ko ba maligaw kasi kilala na yung shop. Di ba? Yung shop is nandito na. May pangalan na o malaking pangalan na. Kailangan ba yung malaking pangalan pupunta dun sa baba? Yun ang nakita ko sa iyo eh. Nakita ko yung malaking pangalan na doon pumupunta sa baba. Kasi yung nangyayari, pag malaki yung pangalan, parang vlogger. Halimbawa, may isang vlogger na sikat. Merong isang vlogger na mahina, o bago-bago pa lang. Ang ginagawa nitong mahina, pumupunta doon sa malakas. Pero sa iyo, sir, yung ikaw na malakas ka na, pumupunta ka doon sa baba eh. Diba? Pinapaano mo sa kanila na, saan ako nagmula? Tsaka, paano mo mapapalago yung negosyo mo ng katulad na nangyari sa akin? Kasi kaya ako siya ginagawa. Tulad ng sinabi ko sa mga pinupuntahan namin. Sabi ko, hindi ako ako mismo sumasalubong sa iyo. Kaya ako pinupuntahan yung shop is para makuha ko siya at para maengganyo ko siyang pumunta sa akin. Kasi hindi ako nag-aabang lang dito. Lahat ng customers ko dito, wala dito. Hindi ko hinihintay yan. Sinalubong ko na yan. Sa paanong paraan? Video. Tama. Sa Facebook page. Kaya ako siya nagagawa. Kaya ako siya, sabi mo, ako malaki, pumunta pa ako sa iyo. Pupuntahan kita dyan. Kasi bakit? Nasanay ako na ako mismo, kinukuha ko na yung attention mo para lang mapapunta ka. Kaya kita pupuntahan doon para ma-encourage kita at yung iba na nakakapanood na mapapunta ko sa akin. Kaya pala, sisiw sa akin yung market. Kasi ganun yung marketing plan ko. Kinakatch na kita malayo pa lang. Ganun. Kaya sa mga nanonood, para lang makahanap kayo ng subscribers ninyo o magtitiwala sa inyo, huwag kayong gumawa ng hakbang. Huwag niyong hintayin isubscribe kayo. Gumawa kayo ng paraan kung paano nila kayo masusubscribe in your way. Huwag nating antahig dumami. Gumawa ka ng paraan kung paano dadami. Ganun. Kasi nakikita ko ito, kahit ako ito, konti pa lang, 1,000 pa lang. Kaya ang lagi ko iniisip, paano ko kaya sila makakatch? Ganun. Paano ko kaya sila mag-upload? Ganun. The reason why nagpa-video rin ako sa'yo, yun din yung objective ko. Patay kayo mga subscribe. Basta akin na kayo. Secret siya ba? Para kinabalikan. Kaya pala may video ko ito para mo yung subscribe ay namukta sa akin. Para naisahan ako. Para na ako tayo. Hindi, yun pala, pasok ka rin, Sir Papayandi, pasok na rin natin. Pag bago kayo maghanap ng isang sponsor o isang vlogger, kailangan malaki yung network niya. For example, ang pinakamagandang gastusan for network, si Reed at saka si Motodeck. Motodeck. Mag-1 million na sila, diba?
Pero yung kahit pala magbayad ka on a vlogger, ang objective mo lang doon, makuha yung subscriber niya. For example. Para pala ka nangyayari, ang ex-deal dyan, ganito, 1 million subscriber, ikaw 1,000. Ang offer ko dito, 200,000 every month. Ang offer ko sa'yo, 10 piso kada isang buwan. Bakit? 1,000 ba lang? Ito, kahit magbayad ako ng 200,000 a month, pwede. Lumalaki pa to eh. Or pwedeng, lumalaki to eh, kaya pwede nung offer. Pero pwede rin palang, for 1 year lang kukunin kita. Bakit? Kaya pala kita binayaran. Kaya ikaw si Reed, o kaya si Reed Motodid. Kaya kita binayaran. Katumbas ng subscriber mo, yung kinuwenta ko, babayaran to for 1 year. Yung subscriber mo, pwede tumaas, pwede magstay na lang. Pero ang competition pala ng bayad dun sa network mo, yung dami ng subscriber mo. Pero pag patay ka, kunyari ko, ikaw ulit si Reed ako, patay ka, pag tinapos niya na yung kontrata. Siyempre, kunyari ako si Tide, nakuha na kita, yung subscriber mo, bayad na yan, kukunin ko na yan. Pak, for Tide na lahat yun. Pwede. Challenge tama, to sa'yo. Tama, oo, tama. Challenge naman to sa'yo, patay. Yung Tide, kukunin na lahat. Oo. Para palang binibenta mo dito, sa sponsorship, yung subscriber mo. Ang masama naman, pag si subscriber mo, puro babae. Tapos yung sponsorship mo, puro motorsiklo. Paano bibili? Tama, tama. May point naman eh, di ba? Kasi nga, babae yung subscriber mo, inaalok mo is sabi mo na, motorcycle grip, hanggang mo ganito. Paano mo kukuhin ng babae? Ilan lang yung babaeng rider? Oo, ilan lang. Diba? Kaya maliit pa rin yung network mo. Diba, so, yun. Nakita ko lang kasi yung malalim. Oo, oh, tama, malalim. Napakalalim talaga. So, yun, maganda na pag-usapan natin, ha? Sponsorship. Paano ka bibigyan ng sponsor? Junel. O dapat ka mabigyan ng sponsor? Hmm. So, yung mga ganong part. Hmm. Pag babinigyan kita ng sponsorship, okay na? Sure. Kailangan pag ganun na, tapos na ba tayo doon? Oo, dapat. Diba? Kailangan, after nito, wala na. Kasi nabigyan mo na ako, nabigyan mo na, kahit anong brand, nabigyan mo na ako. Tama naman yun. Diba dapat? Dapat hindi. Dapat kung nabigyan ka, natodo na yung tuloy-tuloy na yung pagiging samahan mo. May obligasyon pala. Kasama sa obligasyon yun. Kailangan may obligasyon ka talaga. Kaya pala mas masarap pa rin wala kang sponsor. Maganda pala yung iba na bigay lang. Tama. Bakit? Wala kang obligasyon sa'yo. Binigay mo to pictures ko, ex-deal natin, bigay mo to. I'm so proud na binigay mo ako. Yun, tapos to tayo doon. Yung iba kasi nakita ko nakatali. Ang tawag nila yung tali. Sakal. Parang gano'n, sakal. Oo, sakal na. Yung brand mo, yan, for 2 years, dapat nakadikit kami sa'yo. Hmm. Ang hirap pala noon. Mahirap talaga. Totoo. Mahirap yung ganung part. Kasi nga, halimbawa ako, meron akong isang brand, as ito yung brand na ginagamit mo ngayon. Kasi isang ikaw yung sikat na, halimbawa, isang vlogger, meron kang brand na ganito. Ako, gusto kong magbigay ng brand sa inyo. Pero, kalaban ng brand na tinisponsoran mo. Hindi na ako magbibigay sa'yo. Kasi, hindi mo naman may po-promote yung bibigay ko sa'yo eh. Pero, kung wala kang sponsor, yes, at freelancer ka, lahat yan. Freelancer ba tawag? Isang parang gano'n, freelancer o kahit ano, pwede. Ah, okay. So, sabihin, kahit anong ibigay ko sa'yo, kahit anong tumatanggapin mo, walang magiging conflict. Oo, kaya pala hindi ka, kunyari helmet, yung helmet lang yun, hindi pwedeng ibang helmet. Tama. Lang, oo. Tama. Kung freelance ka, maraming papasok pa sa'yo. Oo. Magiging equal lang dun sa naging isang brand ka na binabayaran ka ng monthly. Mm. Dun sa pumapasok sa'yo, kasi kahit anong i-promote ni Alex, okay lang kasi walang magagalit. Oo, wala kasi siyang kontrata. Hmm. Ganun. Kaya, hindi pa rin... Kumbaga, para sa akin, hindi yabang na may sponsorship ka. Tama. Na sa'yo yung tatak na yun. Mas okay pa rin, parehong okay na meron o wala kang sponsorship na halo-halo ka lang. Hmm. Ganun. Tama. Pareho, negative and positive side. Meron yan eh. May negative positive side. Pero, kung ikaw ay medyo maganda yung takbo ng karir mo, halimbawa lang, medyo maganda yung karir mo, at sa tingin mo naman is hindi mo kailangan ng sponsor. Yung hindi mo kailangan ng firma. Huwag mo nang tanggapin. Ah, okay. Kasi mas mag-grow ka kung maraming lumalapit sa iyo. Yes. 'Di ba? Maraming, 'di ba? Lumalapit. Uli mo pa 'yung sarili mo. Tama. Hindi sabihin natin 'wag 'yung magbibigay basta 'yung lumalapit. Kasi parang pakinggan pag may mga nagbibigay. Diba? Yung mga may lumalapit pa sa iyo, 'di ba? Mas mag-grow mo pa 'yung sarili mo. Mas makikita mo kasi magi-stop ka na eh, 'no? Kasi kung halimbawa nakakontrata ka na sa isang brand,
stuck ka na doon. Although makakakuha ka ng ibang sponsorship sa iba, ibang brand, ibang ano na hindi related doon. Pero limitado na 'yung galaw mo. Oo. Kahit na, sa kahit na mag-picture ka lang halimbawa, ito kape. Nag-picture ako ng kape na ibang brand at ang sponsor ko 'yung ibang brand. Hindi pwede. Bawal, mapapagalitan ako ng boss ko kasi ibang kape 'yung hawak-hawak ko. Mani-demanda ka. Oo. Oo, ganoon. Iba, 'yun ang pinakamahirap sa may kontrata. Oo, kaya 'wag para sa akin 'yan. Hindi naman 'wag, no. Malay niya. Isipin mabuti. Oo, isipin mo mabuti, isipin mabuti. Kung mag-i-stay ka doon. Basta gusto mo 'yung pwede kasing ito na to, gusto mo to. Tama. Pero pag pakiramdam mo hindi, gusto ko lang ano, promote ka lang ng konti. Pwede mo i-stop. Yun. Pero mahirap nga makulong kasi napansin ko 'yung iba nakulong. Nakulong doon sa sponsor na 'yon. Hindi niya mag kasi nakita ko 'yung iba, hindi ko masuot 'yung gantong brand kasi hindi ako pwedeng lumabas sa media na. Tama. Gantong brand tama, tama, mapakita. Tama, tama. Kaya ang hirap ng galaw. Kaya doon sa mga nangangarap ng sponsorship, si Sir Alex, pumunta kayo dito, bibigyan ko ng sponsor pero knowledge. Oh, knowledge ang bibigyan. Knowledge, hindi siya material. Pabor sa akin 'yo. Knowledge, di ba? Kasi magaang sa akin. Tama. Sa laki ng experience ni Sir Alex, business, tsaka siyempre, humawak na rin ng mga vlogger, ito marami na rin nakasama mga vlogger. Natututo ako din. Natututo. Siyempre, yung knowledge na bibigay niya sa atin, lalo mga vlogger, aspiring vlogger na diyan. Na 'yun ang pinaka-importante. 'Yun ang pinaka-masaya. Kaysa sa mga material na bagay na gustong-gusto ng mga vlogger. Totoo naman, di ba, sir? Gustong-gusto na lang yung mga vlogger, mabigyan ako ng ganito, mabigyan ako ng ganito, mabigyan ako ng ganito. Dumami yung sponsor ko kasi maraming magbibigay sa akin. Pero walang knowledge, walang puso minsan na nangyayari dun. Pag binigay, parang nangyayari lang, binigyan lang kita nito, wala na, tapos na tayo, thank you na tayo. Susunod naman yung ibang, hahanapin ko naman yung iba. Kung saan ako makakakuha. At sino magbibigay sa akin. Totoo. Totoo lang ito ha. Meron marami sa ating vlogger. Pumupunta sa mga shop kahit ano para may makuha paglabas. Pero biro. Diba? Totoo naman eh. Lalo't nabalitaan nila. Nagkabigay. Nagbibigay doon. Nagbibigay doon. Nagbibigay doon. Punta tayo. Para pagpunta natin doon paglabas natin, meron na tayo. Anong pinunta mo doon? Pinunta mo lang doon para sa material? Oo, ang pinuntahan mo yung produkto. Hindi yung endorsement ng yung shop. Hindi yung shop. Diba? Mali yung ginawa. Mali yung pinuntahan mo. Mali. Okay. Mali yung inisip mo na pupunta ako doon kasi. Mali yun eh, mali. Kailan? Dapat video lang ako. Mag-video lang ako. Okay na. Meron na akong ano. Meron na akong ganito. Hindi ka kasi mag-grow. No? Oo, tama. Hindi ka mag-grow. Mag-grow yung videos mo. Yung pero videos, yung ikaw. Hindi. Kasi ikaw na bilang nagiging material na bagay ka na ngayon. Hindi yung pakikisama na yun. Hindi na yung puso na pupuntahan mo. Hindi. Yun ang dapat. Yung passion. Yung passion. Tama. Oo. Yung passion. Material ka. Hindi material. Yung passion, wala na yung passion mo. Oo, eh. No, iniisip mo na yung iba ibigay sa'yo eh. Oo. Nawawala na talaga yung pinaka-passion mo sa sarili mo bilang isang vlogger, bilang idol ng mga nanonood. Oo. Diba? Idol ka ng mga nanonood eh. Diba? Pag idol ka ng mga nanonood, dapat makikita nila na may puso ka. Oo. Diba? Nadudun pa rin yung passion mo. Hindi ka pupunta sa kaliwa na iba yung pupuntahan mo. Dapat yung vlogger, hanggat maas vlogger ka muna. Hanggat maas. Magpusingin muna hanggang sa dumating yung time na okay na ako sa pagiging vlogger. So, kailangan mo. Pero, dapat na ituro mo o dapat malaman mo kung anong ibig sabihin ng partnership. Yes. Diba? Anong ibig sabihin ng unawaan mo siya. Unawaan mo siya. Hindi lang yung nabigyan kita, okay na. Hindi lang dapat ganun. Kaya pala yung iba na napansin ko, kunyari inalok kita ng sponsorship or partnership, hindi mo na na-oo. Sir, hindi ko na ako-oo ang pag-aralan ko. Hindi pala siya tumatanggi. Pinag-aaralan niya muna bago siya humarap sa'yo. Hindi kasi pwedeng, kunyari ako si SM, kunin kita sa ano ko ha, oo. Siyempre nakita mo, SM, oo agad. Mali pala. Hindi porkit malaki yung taong kausap ko, oo agad. Sir, pasensya na po. Pag-iisipan ko muna. Yun ang maganda. Oo, kasi bakit? Oo, kasi, yun nga, bakit? Nag-isip ka muna. Hindi ka nabigla na binigyan ka ng ganito. Parang ako ha, kung ako si SM ha, baba ng tingin. Nakita ko na may pera ako, umuwa na. Diba? Pero kung tumanggi ka at nakita ko, sir, babalik ako. Gusto ko muna maging perfect ako para sa'yo. Mapapabilib ako. Ako na si SM. Ang galing nito. Tama. Aantayin ko pagbabalik nito.
tingnan ko kung gaano kagaling to. Ganun. Ganun dapat. Oo, ganun dapat. Hindi yung... Oo, oo, kasi... Nakita mo, di ba? Nakita mo to eh. Totoo, totoo. Nakita mo to eh. May pero dito eh. May material dito. Pero ang thinking kasi may opportunity. Diba? Opportunity yun eh. But igagrab mo yun. Pero hindi muna. Huwag mo tingnan mo siya sa opportunity. Yet tama kami opportunity. But yet, tingnan mo muna ng malalim. Tama. Bago mo suungin. Kaya sa mga nanonood nito, may paid. Sarap ng kape. Sarap pala yung magkape dito. Kaping Batangas. Yan. Pero kung huwag yung Batangas. Akala ko sabi mo makapal mo sa akin yung ano, kaping Batangas. Wala na yung ayun. Ano sa katuwal? Meron ba lang ito sa nangyayak agad sa ano? Sa Tagaytay. Kaso sabi ko, baka wala tayong venue na. Maganda kasi yung, alam yung... Iba yung banyans? Barian? Ah, yung ano, yung ambience? Ambience na... Iba yung... Di ba yung sa mga Starbucks? Yung S21 Maganda yung ganda. Kasi kaya nangyayak agad yung itanong kasi para habang nagmamotor kayo, tapos yun. Pero kahit saang location eh. Pwede. Basta makakapag-usap kayo. Kahit saan, kahit nasa guild nga tayo kasama. Oo, kahit nga dyan, dyan lang, di ba? Magkakalaman yung story. Kaya sa amin naman ni Alvin, yung ano namin ni Alvin. Diba? Ang kaya sa amin ni Alvin tungkol dun sa content, yun yung relasyon namin. Pero sa mga ganitong malalim, mag-uusap din kami. Tama, oh, hindi, ganito siya. Bagay siguro ko dahil ka-close ko lang kasi siya, kaya... Kasi minsan mas masarap makipag-usap sa isang taong hindi mo kilala. Kasi sa akin ha, tulad si Alex, hindi naman pakilala, di ba? Personal hindi kilala. Pero, ang dami ko natutunan sa'yo. Marami kang alam na hindi ko alam. Meron din ako man ako alam na hindi mo alam. Dahil sa pag-uusap natin, sa pagkukwentuhan natin, yung meron palang side na may mapupulot ka sa akin, may side, malaki pala yung side na mapupulot ka sa akin. Yung idea niyang ganun. So yun ang maganda kasi kung nagka-ausap. Lalo ka. Sa dami mo nang nakahawakan tao, malaki man, maliit level na tao, di ba? Yung malaki pangalan, maliit na pangalan. Siyempre, paano mo siya iniahandle? Di ba? Paano mo babatuhan ng salita? Paano babatuhan ng kwento? Paano babatuhan ng mga tanong na para pumunta sa dito sa shop ko? Oo. Di ba? Hindi yung pasok mga suki. Presyo division. Parang ganoon din, hindi naman ganoon, di ba? Ano, nagbebenta ka lang ng produkto para lang kumita, no? Hindi, walang buhay. Kasi yung... may kinuwento sa akin si Alvin, sabi niya, like may mga ano, may mga seller ka na naghahanap ng mura. Pero sinabihan ko na makakakuha ka nga ng mura. May matututunan ka ba? O sabihin natin, kumuha ka doon kasi mas mura doon. Kasi nakita mo yung pera. Pero habang nanonood ka sa akin, mararamdaman mo na parang nahihiya ako. Si Alex, turo ng turo. Tapos yung benefits na maibibigay ko sa kanya, wala. Kasi sa iba na ako kumukuha. Diba parang ganun eh. Nakukuha mo nga yung produkto. Kanyari, nakukuha mo yung produktong to, pero hindi naman yun yung balik sa'yo. Natututo ka dun sa isang tao, pero hindi ka naman nakakatulong dun sa kanya. Yun yung kaya yun yung nakita kong pagkakasabi sa akin. Kaya kung kukuha kay Sir Alex sa product niya is dahil natutulungan niya kami. At product niya to, lahat ng nandito may laman, may puso. Kasi ako, lahat dito lang. Lahat ng istorya ng mga piyesa ko dito, lahat to may laman. So yun! Okay na! Maraming salamat! Ang baba na istorya. Oo, medyo maganda yung istorya, maganda yung kwentuhan natin. Abangan ninyo. Tingin ko talagang maraming tatamaan. Sorry sa mga tatamaan. Oh, may tatamaan kung wala. Pero sana positive side ang tingnan ninyo. Isa vlogger. Isa sa mga nagbibigay ng sponsor. So, maganda ko sa'yo. Hindi na. Hindi na mga magbigay. Hindi na kami bigyan dito. Di ba na, may kape naman. Ito lang talaga pinunta ko. Sabi ko sa kanya, pupunta ko niya, kailangan may kape. Hindi. Kaya ko sabi-sabing hindi. Para nagigilt ako. Bakit kita bibigyan? Para kasing parang inukonsente lang kita. Bakit kita bibigyan ng piyesa? Hindi ka naman nag-grow. Tama. Kausapin na lang kita, motivate na lang kita. Tama pa. Alam ko mag-grow ka. Kaya pala may pinagbibigyan ako. Hindi ako masaya. Dapat masaya ako na binigyan kita. Bakit ganun yung pakiramdam ko? Nanihinayang ako. Dapat pag binigyan kita, masaya ako, masaya ka. Pero bakit kung binigay ko sa'yo, hindi ako masaya? Pero pag binigay ko sa'yo yung knowledge ko, yung tulong ko sa'yo, masaya ako.
di ba? Yun dapat, ganun. Tama. Yun. So, tamusin na muna natin. Maraming maraming salamat. Sir Alex, Secret Shop, syempre dito lang sa Bulian. Sila ang Cavite. Sana natutunan nyo. Sana marami kayong napulot na aral dito sa pag-uusap namin ni Sir Alex. Hindi lang kami, hindi lang sila sponsor, hindi lang ako vlogger. Kaibigan na. Oh, so, isang kaibigan na nangyayari. Tinuro niya sa atin yung knowledge, hindi yung material. Pag pumunta ka ng shop, pumunta ka ng store, huwag ka sa material tumingin. Tungin ka kung ano yung matututunan mo dito. Hmm, tama. Diba? So, yun! Maraming salamat ulit! Salute sa inyo lahat, Sir Alex. Ride safe always and God bless.